Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa dulo ng Asiana City. Pupunta tayo doon sa may unahan sa Westside City Development ng Mega World at magbibigay tayo ng updates sa iba't ibang mga projects na ginagawa dyan. Dito tayo nagsimula sa Ayala Malls Manila Bay at dito naman sa kabila ang Bayshore Residences. Isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa dito ngayon ang Westside City Resorts World, isang bagong integrated hotel resort and casino. Ito ang view sa likod ng bagong hotel resort and casino. Makikita naman natin napakaganda na at malapit na itong matapos. Dito naman sa tabi ng hotel resort and casino, mayroon pang isang ginagawa na bagong building. Sa ngayon hindi pa rin natin alam kung ano ang magiging purpose ng building na ito. Pero ayon pa sa master plan ng Westside City, magkakaroon dito ng shopping district at 3,000-seater na Grand Opera House. Kasama na sa pagbubukas ng bagong hotel and casino ang iba't ibang mga amenities katulad ng infinity pool, leisure club, pool club at marami pang iba. Mabilis din ang progress dito sa bagong building na tinatayo dito sa tabi ng hotel and casino. Ang bagong Westside City Resorts World ay joint venture project ng SunTrust Resort Holdings, subsidiary ng isang company mula sa Hong Kong. Kapartner nila ang Alliance Global, ang parent company naman ng Mega World at Travelers International na magiging hotel operator kapag nagbukas na ang Westside City Resorts World. Originally, ang kapartner ng SunTrust Resort Holdings, isang company mula sa Malaysia, ang may-ari ng Resorts World brand, ang Genting Group. Last year, binitawan na nila at ibinenta na ang kanilang mga share sa iba pang Resorts World project sa Asia, kabilang na ang Resorts World Manila na makikita dyan sa Newport City. Ang 50% na share nila dito sa proyektong ito ay binili na ng Alliance Global at tuluyan na nga nag-exit ang Genting Group, kaya naman nagpalit na ng pangalan ang Resorts World Manila sa Newport City at tinawag na itong Newport World Resort. Kapag natapos na at nagbukas na ang bagong hotel and casino na ito, may possibility na hindi na nila dadalhin ang Resorts World na brand at baka magpalit na ng pangalan, o di kaya i-retain nila ang Resorts World na brand at kukuha na lang sila ng license para gamitin ito. Yan ang abangan pa natin kapag nagbukas na ang bagong hotel and casino. So ayun guys, nandito na tayo sa pinakagitna. Ayan, makikita naman natin. Ito na ang design ng proyektong ito. Magkakaroon siguro dyan ng Sky Garden o di kaya Infinity Pool.
Yung dalawang hotel building ay connected dyan sa gitna ng mga elevated na floors. Isa pang proyekto na malapit nang matapos, ang Grand Westside Hotel. Nasa finishing stage na nga ang bagong Grand Westside Hotel na magbubukas na ngayong taon. Magiging record-breaking ang pagbubukas ng bagong hotel na ito ng Mega World dahil magkakaroon ito ng at least 1,000 na hotel rooms. Para sa mga hindi pa nakakaalam, napapalibutan ng Westside City Development ang Entertainment City naman na pagmamayari ng Pagcor. Yung nasa gitna, yung bakanting area na yan, bahagi yan ng Entertainment City, diretso yan hanggang doon sa May Ukada, Manila. Yung mga condo doon sa kabila ay Westside City yan. Speaking of condo, may bago na namang tinatayo dito sa likod ng Grand Westside Hotel. Originally, nakaschedule ang pagbubukas ng Westside City Resorts World ngayong April 2024. Pero dahil nga sa mga delay sa construction, nabago na ang opening schedule nito sa last quarter na ng 2024. Mauuna pa na magbukas ang bagong Grand Westside Hotel. Isa pang hotel ng Mega World ang mas nauna nang natapos at operational na ngayon ang Kingsford Hotel. Malapit na rin matapos ang mga bagong residential condominium na itinatayo ng Mega World. Mukhang tapos na yata ang ginawang minor renovation dito sa labas ng Okada, Manila. Dito naman sa tapat ng Okada, Manila, itatayo sana noon ang Nayon Landing Resort, isa sa pinakamalaking hotel resort and casino. Kaso hindi natuloy yung proyekto na yon dahil pinatigil ito ng dating Presidente Duterte. Ang Tiger Resort ang kasalukuyang operator ng Okada, Manila at nabalitaan nga natin kamakailan lang na sila na rin ang mag-ooperate at magpapatuloy sa ipinatayong hotel resort and casino ni Dennis Uy sa Mactan Island, Cebu na hindi natapos dahil naubusan ng budget. Ang Tiger Resort na ang magtatapos sa proyekto na yon kapag na-finalize na ang agreement. Napakaganda pa rin ng Okada, Manila kahit na ilang taon na ito. Sa tingin ko, mas maganda pa rin ang design ng Okada kaysa sa bagong Resorts World. Anyway, ano sa tingin nyo ang dapat na itayo dito sa malawak na property ng Pagcor na tatayuan dapat ng casino noon?
dapat siguro hindi na kasino ang itayo dyan. Andito na tayo sa kabilang side na bahagi pa rin ng Westside City Development. Ito naman ang Gentry Manor. Mukhang malapit na yatang matapos o tapos na ang ibang bahagi ng proyektong ito. So guys, ikutin natin yung kabilang side ng Westside City. So ayan guys, hanggang dito pa, sako pa yan ng Westside City. Marami pa mga project ang itatayo dyan sa mga susunod na taon. Grabe pala, ang lawak pala talaga ng Westside City Development. Ano pa kaya mga project ang itatayo dito? Hanggang doon pa yan sa may Macapagal Boulevard. Naalala nyo pa ba yung COVID? Dito yung isa sa mga vaccination site at quarantine area. Ngayon mukhang abandoned na ang lugar na ito. Napakalawak din ang bakanteng area na ito na property ng Pagcor. Pwede siguro theme park ang ilagay dito. So ayan guys, so napakalawak pa ng Westside City. Andito na tayo sa ramp ng Naiya Expressway. Dito naman nakatayo noon ang Coastal Mall na na-demolish na nga. Abangan din natin kung ano man ang mga project na itatayo dyan na kapalit ng Coastal Mall. Malapit na dito ang bagong LRT Line 1 Mia Road Station. Ito naman ang tulay sa boundary ng Asiana City. May mga nakatira pala dito sa ilalim ng tulay. May nakita ko mga tao na pumunta doon sa ilalim, may kasama kong baby. So ayun guys, nakabalik na tayo dito sa Ayala Malls Manila Bay kung saan tayo nagsimula kanina. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.